everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang do's and don'ts before and after rhinoplasty. So if you're interested, just keep on watching. So first up, magdi-discuss ako kung ano ang mga dapat nyong gawin before surgery. So 2 weeks prior, kailangan mag-stop mag-take ng aspirin, anti-inflammatory drugs, HRT or yung hormone replacement therapy, glutathione, vitamin E, and mga herbal supplements kagaya ng mga ginkgo biloba. Bakit nga ba? Kasi greater risk of bleeding ang mangyayari sa inyo kung mag-take kayo niyan prior to your surgery. So next, bawal ding uminom ng alak. So bakit nga ba? Kasi it interferes sa anesthesia, yung effect niya, agad siya nagwe-wear off. Then, bawal din tayo mag-smoke at least 2 weeks prior kasi nag-i-interfere din siya sa healing nyo. So, third thing you need to do is to have a healthy lifestyle. So, ano ba yung mga yon? So, eat healthy foods, drink lots of water, drink your vitamin C's, and have enough sleep. So, para saan ba itong mga to? Siyempre, para for faster healing and less complications. So next are the things you need to do on the day of your surgery. So syempre kailangan din na mamaligo, no? Para maiwasan natin yung infection. Tsaka ang makeup syempre kailangan hindi kayo nag-apply ng makeup on the day of your surgery to avoid infection also. Lastly, wear comfortable clothes since after your surgery, you're going to rest na rin naman. Let's now proceed to the do's and don'ts after surgery. Since very common complication natin is bleeding and swelling, so paano ba i-prevent masyadong mamaga? So mag-ice compress tayo at least every 2 hours. Sa side ng nose, pati sa forehead, since pati forehead, possible kasi mamagaya, no? So, mag-ice compress tayo every 2 hours for 2 days. After that, syempre, pag nag-subside ng swelling, mag-warm compress na tayo. Pero 3 times a day na lang ito para mag-circulate na yung blood nyo sa area na namaga and mag-subside na yung swelling. So, that's for 5 days naman. So, first 2 days is ice. Succeeding 5 days is warm compress. Second, since possible ang infection, ang bawal gawin is bawal maghilamos ng face for 24 hours. Pero yung nose kasi bawal yung basain for 1 week until matanggal ang stitches. Tapos, syempre, you need to clean your wound with a solution. Ako kasi nire-recommend ko is hydrogen peroxide. So, ilalagay mo yan sa cotton buds. Linisin yung mabuti hanggang loob lahat ng tahe para ma-prevent din ang infection. So, that's 3 times a day mo siyang lilinisin for 1 week. Then, a-apply tayo ng antibiotic ointment para rin maiwasan ang infection 3 times a day for 1 week. Siyempre, may iinumin tayong oral antibiotic. So, iba-iba kasi yung pre-prescribe namin. Pero, siyempre, ako, twice a day ko siya pinapatake for 1 week. Next is, syempre, dapat matulog tayo na elevated ang ulo, at least 45 degrees para ma-prevent ang swelling and bleeding. Tsaka, bawal matulog sa side. So, syempre, movable pa yan, kakakabit lang ng implant nyo. Possible ma-dislocate or ma-disalign. So, iwasan natin matulog sa side, mag-neck pillow na lang tayo para ma-prevent ang pagtulog natin sa side na preferred natin. No? So, next, syempre, possible ang pain after surgery. Pwede ka mag-take ng any pain reliever na hiyang nyo as needed lang every 8 hours. So, kung wala namang masakit, no need namang uminom. No?
So, after surgery, syempre need nyo rin mag-rest. So, I recommend at least 2 to 3 days rest. Pero, if hindi nyo pa rin kaya after 3 days, you may extend it up to a week. Yung iba kasi, nag-work na sila after. So, kung kaya nyo, go lang. So, syempre, you need to avoid strenuous activities, heavy lifting, exercise, swimming, applying makeup and skincare sa face for 1 month. So, next, bawal din tayo mag-smoke, drink ng alcoholic beverages, and kumain ng malalangsang food for 1 month. So, next, dental and facial treatments should be avoided for at least 2 months. In my case, sa mga patients ko, I see to it, I'm there to guide them kung ano man ang hindi nila naintindihan or nakalimutang gawin or kung meron man nangyaring unusual na hindi nila alam ang gagawin nila, they can message me or call me kung meron silang question. Nandun lang naman ako to guide them. For my final thoughts, rhinoplasty healing is a case-to-case basis. Iba-ibang healing natin, so you need to be patient. Don't compare yourself to others. Kung nag-heal siya na mas mabilis, ikaw matagal, that's normal. And trust the process. Since usually hanggang 1 year yan bago siya maging totally healed. And follow the do's and don'ts before and after surgery. That's it for today's video, mga jewel babies. I hope you like my video. So, sana mayroon kayo natutunan para magamit nyo sa inyong rhinoplasty journey. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And don't forget to follow us on all our social media accounts. Again, I'm your Doc Jewel. Together, let's discover the confidently beautiful.